Warap-warap! Dito kami ngayon sa aming Birdmobile. Panibagong serye na naman ito. Papunta kami ngayon dun sa bahay ampunan, sa bahay ni San Jose. At magbibigay tayo ng konting ayuda. At ngayon lang nagkaroon tayo ng pagkakataon makatago sa mga bayan-bayan dito sa aming lugar. So isasamantalahin na namin yung pagkakataon. At dalawang buwan din kami hindi nakakapunta ron dahil sa tayo nga ay nasa under ng ECQ. Ngayon GCQ, makakatagos na tayo dun. Ganun pa man mga Dabbard Cads, hindi naman din tayo tumitigil sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga magigiting na frontliners. Nitong mga nakaraan nga, nagpapiding tayo nung sa mga barangay na nagbabantay ng ating mga bawat lugar dito sa aming sa Santo Niño. So, nagpamigay tayo dito. Hanggang doon sa San Vicente, nagpamigay tayo. San Lorenzo, Mangino. Ayun, nagpagayak si Celia ng kaunting pagkain, tanghalian, adobong ginataan na manok. Sa ngayon, hindi na po natin na i-video at medyo mabilisan lang din yung ating proseso. So yun, ngayon papunta kami ngayon sa San Antonio, sa bahay ni San Jose. Samahan niyo po kami. At ito ay para tayo magbigay ng ayuda. Kamusta po? Eto. Kamusta po sabay eto? Traffic dito sa amin. GCQ. Umpisa na ng ano. Matira matibay. Cremate is real. Kami po nasa labas lang. Nandito lang kami sa loob ng sasakyan. Actually, maghahatid lang po kami ng ano, ng bigas dito sa bahay ni San Jose. Always a my kasama ko si Tonyo as usual driver. Pwede na kaming maglibot yata. Pwede na yata ang lumabas eh. I-testingin natin ang malayo-layo ngayon. Sabi nila, pag ganun pa din daw, kung ano lang yung quarantine pass mo, yun lang ang pwede kang lumabas. Pwede kang lumabas sa buong Nueva Ecija. Pwede kang magpunta, yun ang sabi nila. Sabi nga ganun, pag daw mamimila, hindi ka pa rin pwede pumasok kapag hindi mo araw. Hindi naman pala yata totoo. Malalaman natin mamaya. And then yung umuupa na yun, na hindi pa raw sila pinapayagan. Hindi pa daw. Yung sa amin kasi yung umuupas. At ba pinag-usapan natin dito yung umuupas? Huwag mo na isama dito yun. Ayun. Ito. Pwede my na kaya God. Tayong ano? Pwede na kaya tayong lumuwas? Gusto mo. Try natin. May tatanggap mo ba sa amin dyan sa Manila? Nagtanong. May misa na ba? Wala pa. Yeah, no? Ano po ba ang ano nyo? Ano ba ang pananaw nyo tungkol sa pag-aaral ng mga bata? Ako po hirap na mag-desisyon. Ikaw na lang mag-aaral para sa mga bata. Hindi ko maalaman kung face to face po talaga, eh hindi po talaga ako papayag sa ganun. Kaya lang may online. Yung sa online naman po kasi, parang may nabasa ako kanina
mahal pa rin ang tuition fee. Siyempre, online. Ma, sabi pa, bawasan daw yung tuition fee, pero ganun din eh. Baka binawasan lang ng piso. Duterte. Eh hindi, sabi hindi naman kasi siyempre, sinabi ni Duterte na ganun. Eh siyempre, magpapatupad pa rin yan. Abang anon, sabi ni Duterte, bigyan ng ano, ayuda yung sa may DSWD. Pagdating na, saka sabi ni Cayetano, pagdating ng mga DSWD, puri siya na por na lang. Eh hindi, yung kay Presidente, para sa ikabubuti ng lahat. Kaya alam, pag bumaba na sa baba, doon na nadidisgrasya. Diba? Kaya nga. Eh. So, Duterte po kasi ako. Duterte din ako. May kahit ano sabihin mo, Duterte ako. May mga diskarte si Duterte na ang nasisira dahil sa mga kasama. Yun. O, mabalik tayo dito uli. Saan tayo mabalik? Naku, Mario Asip. Pita mo yung ayun na. Medyo malayo-layo yung pupunta namin ngayon. Uy, malayo daw. Okay ka magmaneho. Medyo malayo-layo nga. Sige na. Kinatamad nga ako mag kilos-kilos eh. Hindi lang dahil sa kasi kagabi kasi kaya nga eh kasi ilang gabi na kasi kung ano pag nagigising naaalala ko sila. Eh kaya ngayon nag-try na po kami talaga na ano i-drop sino taga San Antonio dyan? May dala akong ibon. Ibon? Ibon ko. Hindi kami nagdala ng ibon. Wala sa isip namin yan. Kasi po, ang nasa isip ko po talaga eh, yung pagdadalhan ko ng bigas. Ito, tatry na kami. San Antonio to. Siguro mga 20 kilometers to. 20 kilometers. Oo, from Gapan. Ayun. Unang sabak namin na malayo-layo. Ah, ang kabayatuan ba? 20 din. Eh kaya lang, ibang direction yun. Oo. Ilang beses na tayo nakapunta dun eh, no? Oo, ilang beses na tayo tumawi dun eh, ito, bago to. Tapos susunod, Pabulacan naman ano? Pag nakalusot po kami ng Bulacan, pa Manila na po kami. Sa Antipolo. Unang si, destination? Sino Antipolo dyan? Si Ma'am Levy. Si Ma'am Levy. Kay Ma'am Levy talaga agad ang bunta yan, no? So, balikan ko po ulit kayo mamaya. Malapit na yung checkpoint eh. Something's gonna bring the change.
Na po si Celia, siya na makikipag-usap kay Sister Grace para maibaba na yung daladala nating bigas, ano to, 50 kilos ng bigas. Ayan. Alaho, alaho, alaho ang pera. Tumawag lang na magbubuhat. Alaho ang pera. Kahit konti lang po. Ala, ala. 10K lang po. Pambihirang pulog ito. Nangihingi 10K lang. 10K lang po. Sige na po. Oh, ito 20 mil. Yan na lang ang pera ko. Gusto ko po yung barya. Ayoko na buo. Bibigyan mo ako 20 mil na buo. Oo, 20 mil na buo. Hindi po, 10 mil lang po ako, 10k lang yung barya po. Meron din ako dito. Yung tigawang kayo po, bawat isa. Nasaan ba yung tubo? Ayoko po ng buo, gusto ko po barya. Ay, sige po. Ayun. Iba yata, bantay ngayon ah. Oo, wala. Baka nasa so, buo, nasa ba? Yan po. Ito yung pangalan nila. Barangay Papaya, San Antonio, Nueva Ecija. Sa mga gusto po na magpaabot ng kanilang mga ayuda at tulong dito sa mga batang na kinakalinga nila dito sa bahay ni San Jose, pwede nyo po akong i-PM. Ang pwede po natin ibigay dito, mga bigas, asukal, gatas, kape, biskuit, mga canned goods para doon sa mga ulam ng mga bata, pagkain ng mga bata, merienda ng mga bata. Ganon din ng mga facilitator dito na nangangalaga po sa kanila. Interview ni mukhang bago yung ano, maka-assign na madre ngayon dito sa bahay ni San Jose.
yun sa mga gustong magpaabot ng kanilang mga tulong, hindi po cash. Ang maaari po nilang tulong yung mga noodles, ganyan, biskuit, kape, gatas, bigas, canned goods, yun po. Maaari po kayong tumulong, paabot alam nilang po sa amin para mayatid dito sa San Antonio, Papaya, sa bahay ni San Jose. So ngayon po meron ditong ayun, pumasok na muna sila para siguro mayroong mga kwan, mga pinipirmahan pa. Sa ngayon ang bata dito is nasa 20 plus, I think 26 or 22. Yung huling punta namin dito, ayun nga, dalawang buwan kami hindi nakabalik dahil sa ECQ, sa quarantine. So ngayon, nakabalik kami ngayon, May. Alam ko, nasa 26 eh, yung mga bata, yung mga nangangalaga, nangangasiwa doon sa mga bata is, alam ko dati nasa 16, so hindi ko alam ngayon, may bagong madre na nangangasiwa ngayon, hindi yung dati. 3 days later. So yun, tapos na si Celia. Ang nakabuhay sa kanila, yung mga taga rito rin, nagbibigay din sa kanila. Kaya hindi naman daw na-stop. Kaya lang, syempre yung iba hindi din nakakapasok. Pero nung isang ano daw may nakapasok, taga Kabayatuan, nagpamerienda. Ayun. Si Manny, tapos, pwede rin pala, bank to bank. Iba yung sister nila ngayon. Si nga, Grace, iba. Nasa loob yata. Eh, mahirap yung pera eh. Maraming mga... kaya nga. Hindi, yung iba nga kasi... Maraming mga tao na makikitid ang utak. Oo, yung iba kasi ginawa daw bank to bank. Nila. Hindi, yung ibang gusto magbigay. Ang ginawa nila bank to bank. Yung sa mga pinagkaibigan na lang siguro. Lalo na mga kaibigan natin dyan. Mga doubled cards natin dyan. Meron silang ginagawang isang school building para sa grade 6. Para hindi na lumalabas yung mga bata. Kasi sa ngayon, wala silang grade 6 dito. So yung mga batang kinakalinga nila is lumalabas pa nung compound na to para mag-aral. So ang kanilang naging plano is magpagawa ng isang classroom na pang grade 6 para maano, hindi na lumabas hindi na lumabas yung mga bata sa dito sa bahay Amponan. So lumapit sila sa atin na para makapagsolicit na sino man yung mga mabubuting puso na binigyan nila ako ng copy yung letter. Tinanong mo ba ngayon yun? Sinabi ko nga kay sister na yung pong binigay sa akin na mga letter hindi ko pa napabimigay kasi nga inabutan nga po tayo ng lockdown. So sabi ko po by siguro ngayong June, sana kung pwede na tayong makahingi ng tulong sa iba, tatry po natin. Tapos ano naman po yan, yun naman po ibibigay nyo, may binibigay naman po silang parang resibo katulad po nito. Ayan. Bibigyan po nila tayo blurred. Ayan po, bibigyan na kung ano yung binigay nila. Nyo doon, i-itemize nila yon. Opo. Bibigyan nila kayo ng resibo na itatunayan katibayan na natanggap namin itong ganitong galing sa inyo. O yun, ipakikita namin sa inyo kung ano yung binigay nyo, yun yung binibigay natin. Opo. Kung makapagbibigay ng mga simento. Opo, pwede po yan. Simento, pwede po. Kung may magbibigay ng simento. Mga bakal. Bakal. Magdodonate ng hollow blocks. Hollow blocks. Pwede po yan. O yun, malaking tulong po yun para doon sa mga bata.
Opo. So yun, natapos na naman po ang isang araw ng ating pakikibaka. Pakikibaka ni kasama si Celia. At sana ay meron kayo punting natutunan na kailangan ako po ang IPM nyo. Kailangan nyo po IPM nyo sa mga umu-order po. Ako so ito, konting ano rin na hindi hadlang na yung mga sakunang ganito, tayo ay magwawalang kibo na lang dun sa mga bagay na nasa paligid natin, lalo na sa mga taong kailangan ng tulong. Yes, at nakita nyo yung mga bata nagkaroon ng kumbaga hindi magandang karanasan sa kanilang mga magulang na, or kailangan naman iwanan ng magulang para hindi, maghanap buhay. Tayo malalakas, kapasidad na makagawa ng paraan para sa kanila. I-share natin sa kanila. Yun lamang po ang masarap sa buhay eh. Yung papangiti mo yung iba. Makatulong kahit sa isang simpleng paraan. Yung magawa mo ang iyong misyon dito sa lupa. So yun lamang po. Sana po may natutunan kayo sa araw namin ni Celia. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Subscribe na po kayo. Kung gusto niyo naman po yung aming mga video eh, i-like niyo na rin at i-share niyo para mas maka-inspire din tayo sa iba. Tsaka ano po, wag niyo na pong i-leave yung mga commercial. Wag niyo nang i-skip. Oo, wag niyo na pong i-skip. Oh, yung isa pag skip ng commercial, pagka hindi niyo po ini-skip yung commercial, yun po yung nakakatulong dun sa mga batang pinuntahan natin. At ang aming pong sweldo dito sa YouTube, yun din po yung ibinibigay natin sa kanila. At saka sa iba pa. Kapag ano niya, nag-feeding sila 3 days ago. Opo. Feeding sila, silang dalawa ni Jenny. Hindi na ako nakasama, kasi niya meron tayong mga bisita sa ating aviary, so hindi na namin binidyo. So yun lang po. Mamamahalam na. Maraming salamat po. Maraming paalam. Salamat.